guys! You are watching Shek's Diary and welcome back to my channel. So for today's video, this is another episode of Ask Shek dahil napakatagal na yung last episode ko ng Ask Shek and napakarami nyo ng katanungan para sa amin. And then for today's video, ang sasagutin namin mga tanong is regarding all of our travel. So without further ado, kung gusto nyo makita or marinig yung mga sagot namin regarding sa mga questions nyo, then please keep on watching. And for the first question, ito yung question na dami nagtatanong talaga sa amin. Ito yung, "Hi ate, when did you start traveling together na kayo lang? And did your parents allow you kaagad na may, or may konting pilit pa?" After natin mag-graduate ng college, diba? Then, ano pa? Yun, siyempre nung sa simula, magpapaalam muna, tapos nung pinayagan naman, hindi okay na. Ano pa? Ano pa? Yun lang. Then? Yun. Sa akin, yun lang. Ayan. Sa mga nagre-reklamo na sa videos namin, lagi na lang daw ako yung nagsasalita. Ikaw naman. Yun lang, ha? Ba't wala kang masabi? Can you elaborate? Kasi yun lang naman kasi talaga. Ano bang pinagpilihin? Ay nako babe, tapos sasabihin nila ako lang doon yung salita ng salita sa mga videos. Ako na nga sasagot. Well, to be honest, we started traveling together when after na namin graduate ng college and then when we started earning for ourselves pala. Yung time na hindi na kami humingi ng pera, yung afford na talaga namin gumastos, afford na namin mag vacation and all of that. Kasi nakakahiya naman, 'di ba? Vacation na nga lang naming dalawa, yung parents ka namin hindi. Ba't ganyan yung itsura? Ikaw na sumagot. Gusto mo sumagot ba? Hindi po. See? Kaya hindi siya yung nagsasalita sa videos namin kasi hindi naman talaga siya madaldal. Kasi nakakaya kung yung vacation namin sasagutin pa nila, eh, di ba sila nga, hindi nga sila makapag-vacation kasi lagi sila nagtatrabaho and all of that. And at first, paano ba tayo nagpa... Ang first out of town natin, ano ba yon? Batangas or Subic? Subic. Paano tayo nagpaalam ng Subic? Mapunta kami Subic ah. And then, ano sabi ng mama mo? Yung dalawa lang? Oh, and then? Oh, ma'am, bakit? Ilang years na tayo nun? 4.5, going 5. So, yung sa akin naman is different kasi nung time na umaalis-alis na kami ni Charles, meron na ako nung YouTube channel. So, parang ano, parang sabi ko, alis ako, punta ko Subic, pero hindi ko sinabi kung sino yung kasama ko. Siyempre, nakatira pa rin tayo sa Philippines, di ba? Parang iba pa rin yung thinking. Tapos, nakita na lang yun ni Mama sa channel ko, napanood niya na lang. Then, okay lang naman sa kanya. Then, afternoon, sunod-sunod na, okay na sa kanya. And then, hindi naman rin kasi kami alis ng alis. Siguro pagka, ano lang, pagka may occasion, di ba? Pag birthday mo, birthday ko, Valentine's Day. Wala ka ba may input, B? 3 to 4 times, ganun, per year, di ba? Yeah, ganun lang. And, hindi naman tayo every month. And then alam ko maraming mga bad sayers or maraming mga bad commenters sa mga nagta-travel na couples and all of that. You know, you'll never know kung gaano kasaya mag-travel with your partner unless you tried it. It's really addicting, no? Parang hindi siya ano, yung nagta-travel lang kayo dalawa and all of that. Parang nakikilala niyo isa't isa and then it's like traveling the place that you wanna explore with your favorite person. Do you have a certain budget for expenses during the trip? Actually, wala. Wala, no? Hindi kasi kami yung panay travel talaga. Pero kami, siguro, paano ba natin na ma-manage? Umaalis lang kasi kami pag kami pera kami. Hindi kami yung nag-iipon para makapag-travel. Aalis kami pag kami hawak na kaming pera na okay, ganyan. So, ganun. But hindi kami parehas ng expenses. Well, for me, ako, I'm very lucky to have to afford the luxury of vacation or travel kasi hindi naman siya necessity na anytime pwede naman ako mag-travel anytime I want. Pero ewan ko sa iyo, paano mo ba pinaplano or what your money mo pagka meron tayong vacation or what? Wala. Pag gusto mo, edi go. Gusto ko din naman eh. Sa pagkain lang naman ako namumblema sa iyo. Bakit ang hirap mo mag-share, B? Kasi, B, yun lang yung masasabi ko.
Hindi po, ikaw po yung matagal dito. Hindi, sasabihin nila ako na naman yung salita ng salita. Eh, kasi ikaw naman po talaga yung matagal. Do you ask money from your parents when you travel overseas? Well, for me, I don't. Pagka kaming dalawa ha, I don't. Meron kasi kami mga trips magkakapatid. Yun, sponsored yun ng parents namin kasi parang gift nila yun sa amin for a certain, you know, parang pang Christmas and all of that. So yun, pero pag kaming dalawa, pera ko yun lahat. Pera ko talaga yun. Kung ayaw nyo maniwala, ay huwag. Kasi ako, from this age, I'm financially independent from my parents. Hindi na ako humingi sa kanila ng kahit 5 and all of that. Pero pinoprovide nila yung basic needs ko kahit hindi ko na hinihingi, like, this home, sila nagbabayad, sila nagpapatakbo nitong house, yung gas ng car ko, sila, ano pa ba, food, electricity, internet, pero lahat ng kailangan ko for my everyday living, like my clothes, my luho, my gym, mga gadgets ko, lahat, puro ako na. Hindi na ako minor eh, legal age na ako. Ikaw ba? Sa akin, pag tinatanggap ko, kinukuha ko. Do you ask money from your parents? Hindi. Pag nagbibigay sila, pag gusto kong tanggapin, tatanggapin ko. And then what can you share from your no? Ano ba? Hello? No, kasi... How do you pick hotels po when you travel? And ano pong prefer nyong kinakainan pag nata-travel ganun? Ako, masasagot ko yan. Okay. Usually, siya ang bahala pag sa hotels. Titingnan niya muna yung ano, mga CR, kung malinis. Mm. Kasi kapag nakakita siya ng picture, kahit yung sa simpleng guhit ng tiles na ganyan na may kulay itim, sabi niya, nakakadiri. Sorry, very picky talaga so, ako, sorry. Kahit na sabihin natin yung price ng hotel, mahal. Pero pag nakita niya talaga yung picture, may kahit na isang ganyan lang, tingnan mo ito, zoomin niya pa, tingnan mo eh, ito. Kasi... May, eto, may is, maitim sa tiles, nakakadiri, ayoko dyan. This is my explanation. Kasi yung picture na nga yun eh, pinaghandaan na nga nila eh. Tapos maitim pa na tiles. Minsan kasi, B, picture yun ng mga ano. Agi, masakit. Pinipindot mo yung... Picture yun ng mga nag-i-stay doon, ng mga guest lang. And then, ako kasi, how we pick hotels. Grabe, siniruan mo talaga ako. Pero ganito kasi talaga guys, I'm really, really picky sa hotels. Ayoko ng hotel na... taki, malagkit, ayoko ng hotel na madumi, ayoko. Hindi ako picky eater, kumakain ako ng kahit ano, pero please, sana komportableng unan, mabango na unan, mabangong kumot, malinis na CR, yun lang talaga. And, sa kanya kasi, di bali na mura, at least, maganda, malinis, maayos yung lugar. Sa'yo? Sa akin, kahit ano lang, namasaya ka. Ganun ba yun? Oo. And then, how we pick our hotel. Kasi gumagamit ako ng mga apps. Ito, hindi to sponsored. Pero, I personally use Agoda or Booking.com. Yung mga booking sites. And then, usually, itatype ko lang doon kung saan kami pupunta. Like, La Union. Then, isusort ko siya from highest price to lowest price. So, makikita ko kung ano yung mahal. And then, makikita ko yung kung ano yung magandang hotel. Tapos, okay yung price. Para, alam mo yun? Kasi we set a certain budget kung magkano lang yung pwede naming i-set sa hotel. Like, usually, hindi tayo lumalampas ng 6,000, no? 15,000 yung budget namin for the whole duration of stay na yun, ha? Ganun yung siniset namin na budget. So, kunwari, pagka magti-3 nights kami, so, pwede namin gamitin yung room for 6,000, di ba? Like, 6,000 a night. Well, pagka isang night lang kami, pwede kami mag-book ng room ng 15,000 a night, ganun. So, ganun namin siya binubok. And then, for the food, paano tayo naghanap ng food? Nagsasuggest lang ako na nagsasuggest. B, gusto mo dito? Ayoko. B, gusto mo dito? Ayoko. Hanggang sa moo siya. Ang kapal! Eto, to be honest, paano kami maghanap ng food is, maghahanap lang kami sa internet. Tapos, pupuntahan namin. Yun. Hanapin lang namin sa internet, best food to find in La Union. Ganyan, best food to try in, ganyan. Tapos may list na lagi na lumalabas. Next question is, how do you plan your itinerary? Paano natin pinaplan? Actually, napaka-messy ng itinerary namin lagi. Nandyan na kami sa lugar, bago pa lang kami nagpa-plan. Bisan tayo punta bukas, bisan tayo punta bukas. Kaya medyo pansinin nyo, napupuntahan namin kasi konti lang yung lugar. The night before kami nagpa-plan ng itinerary. Pero to be honest, days before, gumagawa na tayo ng research eh. Nagre-research na kami, sinisend ko na yun sa kanya. Babe, tingnan mo to, pwede natin to i-try and all of that. Alam mo, ikaw, lahat ng sinasabi mo, puro negative. Bakit hindi mo na-appreciate yung mga ginagawa nating maayos? Di ba lagi ako nagsisend sa'yo ng screenshot? Babe, ayaw tingnan mo na to, babe. Mag-solid to. Hindi. I-cut mo na lang yun, ayaw ko na. Hindi, di ba?
Diba, tinan mo sa La Union, di ba nagsend ako sa'yo ng screenshot ng hotel and all of that? Pero ako personally, kasi alam ko naman na hindi siya masyadong mahilig mag-plan. Ako, like sa planner ko, yung mga nakasulat doon, gantong day. Mga tingnan nga yung plan. Alika. Papakita ko sa'yo, kala mo dyan ha. Hindi ko na to sinasabi sa'yo kasi hindi naman na kailangan. Like eto, di ba? Makikita nyo dito, La Union day 1. Eto siya. Food trip and swim at the hotel. So parang yun yung basic na day na gagawin namin. And then next is La Union Day 2, Surfing Day and Adventure Day. So kung ano yung mga pwedeng adventure pa. And then La Union Day 3, Free Day, More Food Trip and Adventure. Usually ganun lang kung ano yung gagawin namin sa day na yon. Alam mo dyan na. O, oh, diba? Ano, panis ka na naman. Oh. How do you split the bill? Do you prefer to travel spontaneously or with a plan? Who does the itinerary? How do you split the bill? Paano natin i-split yung bill? Nilalagay ako ng ghost. Kasi ganito kami. Joke lang. Joke usually, lang. Kung sino lang trip magbayad eh. Mm. Kunwari, usually, ako lang yung nagbabayad at first. Mm-mm. Tapos, i-split naman yung bill. Tapos, kung trip kong pabayarin siya, mm-mm, papabayarin ko siya. Pag trip niya rin magbayad, magbayad din siya. Actually, ganun. Minsan kasi, pagka nagta-travel kami, nililista namin lahat ng expenses namin. Tapos, kunwari, siya lahat magbabayad. Nilista niya lahat and then mag-split kami paggabi na. Ganun. Pero meron rin kami mga trip na, kunwari, kung sino na lang trip magbayad. Diba? Like, trip niya magbayad, siya magbabayad. Tapos minsan, pag ako trip ko magbayad, ako magbabayad, ganun. Alam nyo, to be honest, it depends talaga eh. Kung sino nagbabayad sa amin, it depends sa financial status ng partner namin at that day. Kunwari siya, minsan kasi sobrang broke niya, wala siyang pera. So ako, minsan ako nagbabayad for him, pero most of the time talaga si Charles nagbabayad. Yun naman. Madalas kasi wala kang cash. Yeah, wala. Tinatago mo na lahat sa banko para wala ka na makita ang pera. Hindi, pero... pero usually, bibigay ko naman talaga sa kanya yun. Siya talaga yung nagbabayad ng lahat. Kasi cashless talaga ako. Hindi talaga ako mahilig mag-cash. Laging card, card, card. Then, so ngayon, sobrang laki ng problema ko kasi naka-hold yung card ko. Merong muntik mag-withdraw, ganyan. Pero thank you so much, BPI. Ayan. Eto, isang question pa. How to book airfare na mura lang? Alam nyo, kami lagi kami nakaka-score ako, ng ako, airfare. Ako. Okay. Go. Pag wala itong magawa, naghahanap lang yan ng internet, sa internet, kung anong merong promo, kung anong merong mura. Tapos pag may bigla makita yan, mga 8 months na time skip. Tapos nakita siya ng mura, yun, ibubook na niya. Ako lahat nagbubook ng airfare. Ako talaga. So, what I do, kasi nagsasign up ako for email, naka-on yung notification button ko for Facebook. So, nagno-notification yun sa phone ko pagka may airfare sila sale or whatever. And then, pagka may airfare sale, pabilisan kasi yun ng kamay, guys. Dapat pagka nagbubook ka ng airfare, dapat mabilis yung kamay mo mag-book. And then, mabilis ka rin mag-skim through kung anong dates yung mura. Kasi may dates talaga na mura and mahal. Like for us, may isang travel kami international, Japan. 3,500 yun. Via the Yellow Airline. Hindi ko na sabihin kasi hindi naman sponsored. Ano? Paano ko ba ginawa yun? Nag-pop up lang sa Facebook ko na may seat sale sila. Pumunta agad ako ng Cebu Pacific and then binook ko. Nag-skim through muna ako ng mga dates na mura. And then binook ko yung mga dates. And then yun na. Basta lagi nyo lang aabangan yung website nila. Do you know each other's ATM PIN code? Well, alam niya yung PIN ng ATM ko kasi sometimes he run errands for me. Pero siya wala kasi siyang PIN eh. Wala siyang ATM eh. Sino nagde-decide ng travel destination nyo? Ako ba? Japan? Ikaw kaya yun? Hindi. Ikaw lang yung nagsasuggest. Tapos ako, oo lang ako pag gusto ko. Ganun yun. May mga places na kami na, alam mo yun, hindi namin sobrang pinaplan, pero nami-mention ko sa kanya na gusto kong puntahan. And then siya, nami-mention na rin sa akin. So, ayun, from there, pinaplan na lang namin. And then tinitingnan namin kung afford ba namin yung country. Syempre, may ibang country kaming hindi pa afford as of the moment. So, dun muna kami sa mga country na afford namin. How did you manage to save kahit shopaholic ka? Meron siyang income, ganyan. Tapos mag-set lang siya ng, kunwari, oh, ito lang pwede kong gastusin dyan. Pag bawal ako lumampas ng ganyan. Pag lumampas ako, hindi ko mapapatawad sarili ko. Parang ganun. Oh, eh, hindi. So, how I save? Kasi, syempre, yung
I have different source of income. Like, I have income from this YouTubing, I have income dun sa online shop ko, and then may income din ako pagka may mga projects ako, and then may income ako from my passive income, like yung money ko nag-grow siya mag-isa. So, yung big chunk ko ng income, hindi ko siya ginagalaw. Tapos yung ibang source ko of income, like siguro yung others na sinabi ko before, yun yung ginagamit ko for my daily living. Tapos yung iba ginagamit ko for my luho. Yung iba ginagamit ko for, you know, yung mga expenses ko, like my gyming and all of that. Ayun, yung mga pambili ko ng damit, it's because meron akong siguro may nangyari na may pumasok na pera na hindi ko ina-expect, so I can buy this and all of that. Hindi ako gumagastos, hindi ako bumibili pag wala akong pera. May mutual funds ba kayo? Wala. Parang as of the moment, hindi naman namin kailangan ng mutual funds kasi nag-i-enjoy pa kami, nabuhayin yung sarili namin. Hindi yung, kasi syempre pag kami mutual funds kayo, yung parang ano yun, for family yun eh, for family nyo yun eh. Ito, sobrang dami nagtanong sa akin ito. La Union expenses nyo po, magkano? Magkano ba? So, everything is like around magkano? 17,000. So, pagka dinivide mo yun, it's around 8,500. Mm. Mga 8,500 yung nagastos namin each. Ewan ko kung bakit ang dami nagtatanong. Pero, yun kasi, yung 8,500 na yun, medyo pricey na yun. Kasi hindi kami nagtitipid. Pero, pwede mo pababaan like 5,000. 5,000, no? Mag-hostel ka. Kasi, pag-hostel ka lang, mas mura pa? Ano pa yun? Siguro 3,000 lang each. Tapos hindi ka magkotse, no? Magbus ka lang. Mas mura. Magbus ka, 500 lang yung bus. Girl, give us tips on how to budget our travel, especially yung sa Bangkok kasi I'll be going next month and I would like to follow some tips. To be honest kasi, ayaw namin mag-travel ha. Ito personal preference lang. Ayaw kasi namin mag-travel pagka yung pera namin sobrang sakto lang. Gusto namin pagka nag-travel kami, yung komportable kami makakapag-travel, yung maayos yung kondisyon namin, maayos yung kalagayan namin. Okay, ito. Last question for today. How do you manage your finances as a couple? Does Charles allow you to handle his finances? Ako, I manage my own money and dun siya nagmamanage ng sarili niyang pera. Yun lang, ganun lang. Hindi namin pinapakailaman yung pera ng isa't isa. So yeah guys, that is it for today's episode of Ask Shek. So if may mga questions pa kayo regarding us or with Peppa Pigs or whatever, just comment it down below. So wala pa kasi akong topic na maiisip, so bigyan nyo ko ng topic and all of that. So yeah guys, thank you so much for watching this video and I hope to see you in the next one. Bye!